start na tayo, no? Unahin natin ang ating distilled water. Ayan. So, ilagay natin sa ating bagana. So, meron tayo, ang sukat ng ating tubig ay 1,348 grams. Ayan. Ilagay natin dito. So, 1,348 grams equivalent na rin siya sa liters. So, sukat tayo ng 348. Oops, gamit ang ating graduated cylinder. So, may mga gubit-gubit naman ang ating red meat cylinder. So, meron na tayong guide. So, meron tayong 1,348 liters ng distilled water. Ang next natin ay yung ating carp 40 powder. So, eto yun. Ilalagay natin siya dito sa tubig. Yan. Gamit ang strainer. So, bakit may strainer? So, para masiguro na powder natin siyang mailalagay. Hindi bubuo, no? Para maiwasan yung maging bubuo. No? Para maging even yung distribution ng powder. So, gagamit tayo ng strainer, no? Para pag buhos, ay gagamit natin, no? So, lahat ng surface ng ating water ay malagyan. So, simulan na natin. Dapat natin ang ating camera. So, itong si Carp 40, ito yung ating jelly agent, no? Mapapansin nyo, yan, merong buo-buo kaya kailangan nyo talaga ng strainer. So, yung tip ng ating cup, yun ang gawin natin ang pagdurog sa kanya. So, ayan. So, alam nyo ba na sa Carp 40, siya lang naman yung dahilan. Siya yung dahilan kung paano or kung bakit magiging gel type yung ating hand sanitizer. So, ayan. So, hindi natin siya hahaluin, no? So, hihintayin lang natin siya na ma-absorb fully ng water, no? For 7 hours. So, kung mapapansin nyo, lapit natin yung ating camera. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ayan. So, nagsisimula na ma-absorb ng water yung ating Carp 40. So, siya yung gelling agent natin. So, ayan. So, steady lang natin siya for 7 hours. So, bakit 7 hours? So, para talagang fully ma-absorb niya yung powder, no? Para yung ating distilled water ay maging gel type. So, after 7 hours, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Then, after 7 hours, dun pa lang natin pwedeng ilagay yung iba pang mga active ingredients ng ating hand sanitizer.
So, habang ina-absorb ni Carp 40 powder yung ating distilled water, so make sure na may takip yung ating langganita, no? Para makaiwas siya sa mga anumang flying objects na pwedeng mapunta sa ating ginagawang hand sanitizer. So, tatakpan natin to at babalikan natin siya after 7 hours. At dahil nga medyo matagal ang 7 hours, no? So, tayo ay nainip. So, after 5 hours and ng ilang minutes, so, chinek naman natin. So, napansin ko naman na fully absorbed mo siya. So, no need na halagay sa instruction is 7 hours. So, siguro maximum yun, no? Maximum time nito. So, after 5 hours, nakita ko naman yung talagang fully absorbed na ng tubig yung gel. Gelling agent. So, papakita ko sa inyo yung itsura. No? Kita ba? So, hindi siya masyadong kita. So, pero papakita ko sa inyo. So, hindi siya masyadong kita. So, gamit itong ating spatula, no? So, papakita ko sa inyo na gel type na siya. So, ayan. So, nakikita nyo ba? Ayan. So, haluin natin siya. Ayan. So, kung nakikita nyo, para kung may gulaman dito. Ayan. So, ayan. Yung ating distilled water kanina. So, ito yung tissue ng ating distilled water. Ayan. So, ito naman na siya ngayon. Nakita nyo, para siyang ayan, so gel type na yung itsura ng ating distilled water. So, nangangailangan siya ng mahaba-habang oras, no? So, nakikita ko naman, no, kahit hindi siya 7 hours, eh, nakita ko naman na after 5 hours, eh, talagang fully absorbed na yung ating gelling agent. So, after nyan, no, halu-haluin natin. So, halu-halu tayo, no? Sure lang na talagang halong-halong. So, ayan. Wala na akong nakikita ang bakas na pagkatubig sa kanya, kundi para na siyang gel. Ayan. So, next na step natin, ililipat natin siya sa mas malaking lalagyanan, no? Na pwede natin gamitin, no? Para kapag magsasalin na tayo. So, naisip ko, dahil nga 4 liters siya, ay ilagay natin dito sa ating 4 liters na pichel. So, ayan. 4 liters to. So, isalin natin siya. So, nasalin na natin siya. At nandito na siya ngayon sa ating tier na lalagyanan. So, ang next step naman natin, ilalagay na natin itong ating glycol. So, magay na natin itong glycol. So, magay natin itong glycol. So, after natin ilagay ang glycol, make sure na i-blend ulit natin siya, no? Stir well. Haluin natin ng mabuti after natin na mailubog ang glycol. So again, nasa sa inyo kung yan, tamatang na aking pa. So nasa sa inyo kung maglalagay kayo ng colorant o kung maglalagay kayo ng scent. So nasa sa inyo yun, choice mo yun. So after nito, no, pwede nyo siyang lagyan ng colorant or pwede nyo lagyan ng fragrance oil. So dahil wala tayo nun, so proceed na tayo sa ating next material. Ito ay ethanol. So next natin ay ang ethanol. So again, sukat na yung ating ethanol. No? Sukat na siya, hindi natin kailangang sukatin dahil every time na bibili tayo ng kit, no, ay sukat na yung bawat ingredients. So ang sinukat lang natin kanina ay yung distilled water dahil hindi siya kasama sa kit. So,
again, kailangan mabilis tayo sa paglalagay nitong ethanol. Ethanol pa rin yung ating inalagay. Pang last natin na ethanol ulit. Haluin natin mabuti. So, ang last ingredient natin na ilalagay ang ating thiamine or thiamine, ganun. Ito yung ating viscosity agent. So, kanina, gel type siya. No? Nung binuhos na natin yung ating alcohol, ay naging malablaw na siya ulit. So, ang next na, or yung last na ilalagay natin ay ito pong thiamine. So, ayan. Napansin ko po, no? Ayan. So, ayan. Nung ibinuhos natin ang thiamine, ay ayun, naging gel type na siya. Ayan. So, kita nyo ba? Ayan. Naging gel type na siya. So, again, si thiamine, no? Yung ating viscosity agent. So, ayan na siya, guys. Ayan. So, para na siyang alcohol. Ayan. So, nakikita nyo ba ang lapot? So, nung una, nung distilled water pa lang siya, and then yung ating, carb powder, naging parang gelatin siya. Gelatin base. Tapos, nung binuhos na natin yung ating ethanol, no, bumalik siya sa pagka-liquid. At yung huli, nung ibinuhos na natin itong thiamine, so ang sabi nga dito is viscosity agent. So, siya yung parang active ingredients natin, no, para muling maibalik sa pagka-base-like or gel-type yung ating hand sanitizer. So, ayan lang, no. So, ayan. Ayan. So again, kapag gumagawa tayo ng hand sanitizer, so optional kung lalagyan natin ng colorant and optional din kung lalagyan natin ng fragrance oil. So wala tayong ibang maaamoy dito kundi alcohol lang, kaya so ayun, kasi nga hindi naman tayo naglagay ng fragrance oil. So ayan, so ready na. Ilalagay na lang natin siya sa ating lagayan, no? Kung meron man tayong mga extrang lalagyanin sa bahay ito. So ugaliin natin na gumamit ng hand sanitizer. Ay, nalablab ko. So, testing natin. So, ayan. So, ayan. Ulit, isa pa. Testing natin. So, ayan yung ating hand sanitizer. So, ayan. Malapit siya. Dahil nga sa ating ethanol. So, para lang siyang alcohol gel. Tapos, hindi rin siya ganun kalagkit dahil mabilis nga siyang na-absorb ng ating balat. So, ayan.
So, ayan lang mga kasuki. Ayan, sanitize na ang ating kamay gamit ang ating ginawang hand sanitizer. So, again, nasa sa inyo kung ibibenta nyo to, no? So, pwede nyo rin siyang gawing as extra income. Ayan. So, kung interesado ka, no? Kung saan ko ba ito nabili, yung kit natin, no? Or kung saan ko ba ito nakuha, no? So, ugaliin mo lang kasuki na ikaw ay nakasubscribe sa ating channel at i-hit mo rin ang ating notification bell, no? Para lagi kang updated sa ating video, no? So, kailangan lagi siyang nakatakip, no? Dahil nga siya ay alcohol, no? Or alcohol gel. So, syempre, mabilis siyang mabilis siyang mag-evaporate. Ayan. So, ayan lang mga kasuki. Again, tingnan yung maigi yung ating ginawang hand sanitizer. So, ito ay parang alcohol gel. So, again, paano nga ba gumawa ng isang pichel or 4 liters na hand sanitizer? So, ayan. Yan ang magiging title ng ating video ito. Again, sana po nakatulong sa inyo. So, gel pump. So, try natin. Ayan. So, ayan na ang ating... Ayan. So, ayan. Thank you. So, nagamit natin yung ating lumang baso.